Kumapela na rin kay Indonesian President Joko Widodo ang pamilya ng Pilipinang hinatula ng bitay sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, inihahanda na raw ang panibagong apela para sa judicial review ng kaso ni Mary Jane Veloso. May report si Marisol Abdurrahman. Tulungan mo naman yung anak ko. Huwag mo po sa pamabayaan. Nagmamag-aawa po kami sa'yo. Hanggang sa labas ng embahada ng Indonesia, nagsumamong muli si Celia alang-alang sa anak niyang si Mary Jane Veloso, ang Pilipinang nasentensya mga firing squad dahil sa pagpapadala umano ng illegal na droga noong 2010. Kasama ang asawa at dalawang anak ni Mary Jane, bit-bit nilang sulat para kay Indonesian President Joko Widodo. Umaapi lang bigyan ng clemency ang kanilang mahal sa buhay. Kung maaaring kapaluhurin niya ako kahit ano gagawin ko, basta palayain lang niya anak ko. Alam ko, mabait ang mga Indonesia. Palayain nila po yung mama ko. Pinagbigyan si Celia na makapasok sa embahada para maiabot sa isang opisyal doon ang kanilang sulat. Makalipas ang ilang minuto, makakarting daw po yung sulat na ibinigay ko. Makakarting daw po kay President Widodo. Lalo po ako nabuhayan ngayon ng loob. Nangalampag naman sa gilid ng kalsada ang grupong Migrante International. Tingin nila, inabandona ng Administrasyong Aquino ang pamilya Veloso. Pagtitiyak naman ng Malacanang, ginagawa nito ang lahat para mailigtas si Veloso. Sumulat daw si Pangulong Aquino, hindi lang kay President Widodo, kundi maging kay dating Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono. Personal pa raw itong ipinabatid ng Pangulo kay President Widodo. At si Foreign Affairs Secretary Albert De Losario, nilapit na rin ang sitwasyon sa Foreign Minister ng Indonesia. Ang DFA naman, inihahanda na rin daw ang Second Appeal for Judicial Review para sa kaso ni Veloso. Pero nilinaw ng DFA na ang Appeal for Judicial Review ay para lang maipababa ang kaso ni Veloso at hindi para mapawalang sala siya. Technically, we are waiting for the finalization of the legal processes in connection with the first judicial review. Sa kabila ng pagtitiyak ng Attorney General ng Indonesia sa pamilya Veloso na walang mangyayaring pagbitay ngayong linggo, napaka-critical pa rin daw ang bawat araw na lumilipas. Kaya patuloy na umaapila ng tulong at humihingi ng dasal ang pamilya Veloso. Marisol Abdurrahman, GMA News.